The 5 lessons every millennial learned too late. So yan yung pag-usapan natin ngayon. Let's begin. So ngayon guys, ang pag-usapan natin, ano nga ba yung mga 5 lessons na hindi natutunan ng every millennial na kailangan mong matutunan ngayon? Okay? So this is Eric Kawaling. Alam naman natin, gusto naman natin magkaroon ng masaganang buhay, magandang buhay sa future natin. Tama? Pero ngayon guys, ang pag-uusapan natin, bakit nga ba yung mga tao, hindi nila napapag-aralan ito? Actually, yung mga lessons in life, minsan lang natin yan napapag-aralan sa school, sa family natin, and mas lagi nating napapakinggan kasi yung mga suggestions or opinions ng mga tao na hindi naman successful. So, ang tendency, hindi natin nalalaman yung mga bagay na kailangan natin matutunan sa life. Ngayon, kung hindi ka naman millennial, okay lang yun kasi pwede mong pamabago kung ano man yung mga hindi mong panagawa before. Okay? Number one dito guys, they let people judge them by their academic status. Minsan kasi guys, na-judge tayo ng mga tao na depende sa ating academic status. Yung tipong mababa yung grades mo ngayon, sasabihan ka ng bobo, hindi ka na magiging successful. Ano ba yan? Kailangan mo maging mataas yung grades mo para maging successful ka sa buhay. Yun yung mga bagay kasi minsan na na nakaka-down para sa atin. Tama ba? Yung tipong nagsastop tayo sa pag-learn, it's because na minsan dinadown tayo ng mga tao depende sa ating grades. So ngayon guys, gusto ko lang malaman nyo na yung grades natin, it will never define us, okay? Kasi minsan may mga tao na matalino sa itong subject, pero sa itong subject na to, hindi siya matalino. Katulad ko, before, nung nag-aaral pa talaga ako na mabuti, di ba? So yung tipong, yung focus ko talaga is school, mataas yung grades ko when it comes to science and English. And mababa yung grades ko when it comes to math. So talagang mahina talaga ako sa math. So ngayon guys, it doesn't mean na mahina ka sa itong subject na to, hindi ka na magiging successful sa buhay. Kasi madaming mga tao ngayon, or madaming mga tao na mga billionaires na or di kaya naging successful, kumita ng malaki, or di kaya, alam mo yun, naging masayang buhay nila, even though, hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral, wala silang mataas na grades. Okay, so, minsan kasi, linilet natin yung ibang tao, na i-judge nila tayo, depende sa ating academic status. So, don't let people judge you by your academic status. Okay, kasi, it doesn't mean na mababa yung grades mo. Ikaw na yun, okay? May quote nga na may mga tao na matalino sa school, pero bobo sa buhay. So, there are people, they are smart at schools, but they are dumb in life. Basta ganun yung quote na yun. So, may mga tao naman na ganun, guys. So, minsan kasi, guys, may mga tinuturo sa school na hindi naman natin na-apply sa totoong buhay natin. So, kailangan, guys, mas focus tayo sa ating life, okay? And, syempre, kung ano yung gusto mong skill or attitude na gusto mong matutunan sa school, yun lang yung pag-aaralan mo. Pero, don't force yourself na matutunan mo yung isang bagay na yung tipong ibibigay mo na yung buong oras mo, di kaya yung tipong, iyak ka na ng iyak, ma-memorize mo lang ang libro na to. Tama? So, yun. They let people judge them by their academic status. And pangalawa dito, guys, is they are focused on one goal. Ano nga ba yung one goal nila? Yung one goal nila, example, ganito, gusto ko maging teacher. Tama? So, yung goal nila na yung maging teacher is doon lang sila nakafocus. Yung tipong pag-aaralan nila yung mga bagay na paano maging teacher or mga bagay na, alam mo yun, o di kaya kung gusto mo maging doktor, focus lang sila sa yun na goal na yun. Okay? Pero, yung opportunity, yung mga iba't ibang opportunity na nandyan sa outside their goal is hindi na nila pinapansin. Tama? So, anong nangyayari, focus sila dun sa goal nila, pag nakuha nila, masaya na sila. And, yung minsan, yung feeling nila, okay, since nakuha ko na, wala nang next. Ito na yung buhay ko. Teacher na ako, doctor na ako, nurse na ako. O di kaya, yung iba nga, mas mababa pa, yung goal lang nila is makapagtapos ng pag-aaral. Yun na yung goal nila. They are focused on one goal. Okay? So, ngayon guys, kailangan, wag ka lang mag-focus sa one goal. Yes, kailangan mo talaga mag-focus sa one goal, pero kailangan, after that, kailangan, pag na-hit mo yung one goal mo na yan, kailangan may next goal ka. Ano nga ba yung next goal mo? Sample, naging engineer ka. Okay? Ano nga bang next goal mo? Goal mo, may mapatayo kang bahay na 5. Okay? May project kang 5. Alam mo yun, may hinihit kang goal, okay? Kasi minsan, nakakampante tayo pag nahit natin yung goal na to, okay na tayo. Hindi tayo mag-next
mag-jump sa another goal, okay? So kailangan natin guys na huwag tayong mag-stick sa one goal. Maglatag ka diyan ng mga goals, pero kung gagawin mo ng isang goal, syempre focus ka diyan, okay? Focus ka sa isang goal, pero kailangan madami kang goals. Minsan kasi isa lang yung goal ng tao eh. And once nakuha mo 'yon, mag-jump ka na sa next goal mo, okay? Number 3 dito guys is they love to play and pain later. Ano nga ba yung ibig sabihin nun? Minsan mas inuuna natin yung mga bagay na ikinasasaya natin ngayon. Yung tipong party ka ngayon, enjoy ka ngayon, bili ka ng mga bagay na mga milk tea, di ba? So wala namang masama dun, okay? Pero wag mong ibuhos yung life mo dun, okay? Kasi minsan guys, may mga tao talaga na alam mo yun, party ngayon, party bukas, party next time, sa buong buwan niya, everyday siya nagpa-party, sa buong buwan niya, lahat yun dun sa mga friends niya na puro party, di ba? So wala namang masama dun, okay? Ang point ko lang dito is wag mong ibigay yung buong focus mo dun. Kasi once na binigay mo yung buong focus mo dun, yes, nag-enjoy ka ngayon, pero after, at the end of the day, kamusta yung life mo? Yes, tumataas ng social status mo, pero yung life mo, kamusta? Minsan nakakalimutan natin yung family natin, nakakalimutan natin ipataasin yung self naman natin, yung skills natin, okay? Ngayon guys, kung ayaw mo mahirapan sa future, kailangan mo seryosohin mo na ngayon, okay? Sabi ko nga eh, and sabi din ng mentor ko, okay lang mahirapan ngayon para pag dumating yung time na kailangan ko na magseseryoso, nag-enjoy na lang ako. Ano ba yung gusto mo? Nag-enjoy ka ba ngayon? Tapos sa future, naghihirap ka? O di kaya, gawin mo na yung kailangan mong gawin ngayon. Paghirapan mo na yung kailangan mong paghirapan para sa future nag-enjoy ka na lang. And yung problema sa pera, hindi mo na pinoproblema. And yung sa family, syempre nakapagbigay ka na ng time and sa mga friends mo. Okay, so pumili ka ano ba yung gusto mo. Play now and pay later. O pay now and play later. Number 4 dito guys is they never learn about marketing. So ano nga ba yung marketing? Yung marketing guys, madali lang siya intindihin eh. It's all about buying and selling eh. Parang ganun lang. And syempre, hindi nila nalalaman dun is paano nga ba talaga magbenta? Okay? So madaming tao hate magbenta. Actually ako din hate ko talaga magbenta. Kahit ngayon, di ba? Kahit ginagawa ko itong video, hate ko talaga magbenta. Pero kailangan natin matutunan sa yung ano, when it comes sa marketing. Kasi guys, sa world natin ngayon, dalawa lang yan. Either maging consumer ka or maging seller ka. Ano ba yung gusto mo? Yung tipong nag-consume ka lang ng mga bagay na nandyan sa paligid mo. Or di kaya mag-take advantage ka sa mga bagay na nasa paligid mo. Okay, example, yung Facebook na yan. Lahat naman tayo may Facebook eh, tama? So kung pinapanood mo itong video na to, sure ako may Facebook ka or may mga social media platforms ka dyan. Tama. Ngayon guys, dalawa lang yan. Ano ka nga ba? Magiging consumer ka nga ba ng phone mo na yan? Yung tipong everyday ka nag-scroll up, tawa-tawa ka, ha, ang ganda ng video, manunod ka rin ng video. Or di kaya, pagkakitaan mo yung mga bagay na nandyan, na hawak mo ngayon, yung resources mo na meron ka ngayon, pagkakitaan mo yan, anong gusto mo? So kasi guys, madaming tao nagiging consumer lang. Example, nanonood sila ng video. Yes, masaya nga sila sa video na yon, pero on the other side of the world, yung gumawa ng video na yon is kumikita. Then ikaw, na habang nanonood ka, hindi ka naman kumikita, pinagkakitaan ka nila. Tama? So ano yung gusto mo ngayon, 'di ba? So yung maging consumer ka or maging seller ka. So yun yung late na natutunan ng mga tao ngayon is yung when it comes sa marketing, kailangan marunong ka mag-market ng iyong product or di kaya ng services na kung anong meron ka ngayon. Kasi once na maging marunong ka about sa marketing, kahit anong bagay pwede mong ibenta. Basta mabuti, 'di ba? Dapat ang focus ay sa mabuting bagay na ibebenta natin na makakapag-give ng value sa ibang tao, okay? And number 5 dito, guys. So ito talaga guys, yung pinaka-importante sa lahat. They are motivated by the title. Ano nga ba yung ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun is minsan namomotivate kasi tayo guys sa title. Ano nga ba yung title na sinasabi ko? Ang sinasabi kong title is dalawa lang yun guys. Habang nag-aaral tayo at after mag-aaral natin. Ano nga ba yung mga title nun? Example, habang nag-aaral tayo, we are motivated sa title na valedictorian, parang ganun. So hindi ko naman binabash yung mga valedictorian, okay? Ang point ko dito is namomotivate tayo sa word na valedictorian, tama? Pero kung isipin mo lang, may mga kilala ako na valedictorian, pero minsan mas nagiging successful pa yung mga tao na nasa average na student lang kaysa doon sa mas mataas na title. Alam mo ba kung bakit nangyayari yun? Nangyayari yun, it's because na since average student lang nga sila, nag-iisip sila, ano nga ba yung gagawin ko para maging successful sa buhay? Parang ganun, ano nga ba yung gagawin ko para kumita? Tama? So, mas nagiging creative yung mind nila, okay? Unlike sa valedictorian ka, pero ang goal mo is isa lang, yung
makapagtapos lang na pag-aaral, parang ganun. So ngayon, hindi ko naman sinasabi na yung average student is ganun lang, ha. Okay, so ang point ko lang dito is may mga tao kasi na ang gulang nila is magiging valedictorian, and yun na, once na ganun na sila, okay na yung life nila, di ba? So hindi nila alam na yung totoong life is nangyayari after college days natin. Ang totoong life is nangyayari pag wala ka na sa school, okay? Kasi ang school is may limit yan, may limit yung pwedeng matutunan natin dyan, pero when it comes sa life natin, madami tayong kailangan matutunan. So yun, they are motivated by the title. Gusto kong maging ganito, tama? Pero once na makita na nila yun, wala na. So parang connected siya doon sa sinabi ko kanina sa number 2 na they only focused on one goal. So same lang din sa after natin mag-aral, we are motivated by the title. Example, sa title na manager, okay? Di ba yung may boss, may manager, may mga executive ko ano-ano man dyan. Di ba? So yung manager na yun, employee ka din naman kapag manager ka, eh. Tama ba? So yung boss mo, inuutusan ka niya. Tama? Same din sa employee, inuutusan ka din. So ibig sabihin, kung may mga tao na mas powerful sa'yo, sa taas mo, na kinokontrol ka, ibig sabihin nun, hindi tayo nakakalayo sa tinatawag na katulong. So parang katulong lang din tayo. Same sa nurse, tama? Sino yung nag-uutos sa nurse? Yung doctor. Katulong din yung nurse na yon, tama? So parang maid tayo. Ang point ko lang dun guys is, huwag tayong mamotivate sa title na, si Andrew, balita ko, valedictorian pa siya. Congrats ha. Pero ikaw, yung sinabi mo naman, is, pero yung anak ko, hindi siya nakapasok sa ano, sa top eh. So siguro, hindi ko alam kung ano yung nangyari sa anak ko. Diba parang ganun? So minsan nadi-discriminate natin yung mga tao na alam mo yun na walang naabot sa buhay. So wag tayo guys mag-focus sa title, mag-focus tayo doon sa bagay na kung sa tingin natin ano kayo yung mga magbe-benefit tayo, mga katulong sa life natin, sa family natin, sa future natin. Okay? So yung title na yan, example, manager ka. Yung kinikita mo sa 1 month mo is around 15,000 to 20,000. Pero yung employee mo, ang hindi mo pala alam guys, may online marketing pala siya or may online business pala siya. Pero kumikita siya doon ng sabi natin 500 daily or 1,000 daily. So ibig sabihin, kung kumikita man doon siya ng 1,000 daily, sa 1 month, meron siyang 30,000 plus 10,000 na extra sahod niya. Kung iisipin mo, mas malaki pa yung kinikita ng employee doon sa manager. Kasi nga, yung manager is focused lang siya sa one goal niya na kung saan maging manager lang, and motivated siya doon sa title niya na, hey yes, manager ako ngayon. Diba? Huwag tayong mag-focus sa ano, sa title, okay? Mag-focus tayo doon sa mas ikakabubuti natin, mas makapabenefit tayo, hindi lang tayo ng family natin, makakatulong tayo sa ibang tao, and syempre, doon sa future natin. Okay? So yun guys, yung 5 lessons na kailangan matutunan ng every millennial. So ngayon guys, salamat sa panonood mo. Ngayon guys, kung gusto mo malaman kung kailangan mo na nga ba magkaroon ng extra income or ng part-time, if ever na nahirapan ka sa work mo, sa negosyo mo, as a student, or kung nasa bahay ka lang, wala kang ginagawa, para malaman mo na kailangan mo magkaroon ng extra income. Kasi minsan, we are confident or nakakampante na tayo na ito lang yung gagawin ko buong buhay ko. Tama? And wala na yung another source of income. Ngayon guys, meron ako dyang free checklist na ibibigay sa'yo para at least malaman mo kung kailangan mo nga ba magkaroon ng another source of income. Okay? So like, comment, and share mo din itong video na to. And syempre guys, subscribe mo din itong channel na to and click the bell button para at least every time I post, you will get notified. And syempre guys, ano nga ba yung mga natutunan mo sa video na to? Comment down below para at least ma-share ko sa'yo kung ano din yung mga insights ko din. Okay? So see you there guys!